afternoon everyone, or magandang hapon sa inyong lahat. Today is January 1, 2024. So pasalubong lang natin ang bagong taon. So katatapos ko lang maglinis yung motorsiklo kasi kailangan natin linisan pag lalo na kung bagong taon. So tapos syempre even though it's a New Year's Day, so yung iba na papahinga, so ako dito patuloy pa rin yung pag-alaga ng ating mga bonsai. So this is isa sa paborito ko na tugas ba to. Then lagi ko itong miniminti na kasi gustuhan ko nito kasi maliit na yung mga dahon niya. Then may yung bagong shoot or bagong salingsing niya. Shoot ba yung tawag sa salingsing? So may mga malaki na dahon. Kaya ko ito linagay dito para makita kaagad. So yung mga parang pino na ba yung pagputol. So yung lumalabas na malaki na mga dahon, mostly dalawa-dalawa sila, isa yun ang hinahanap ko, tinatanggal ko. So itong forma nito, although hindi masyado maganda, pero nagustuhan ko ito kasi pinakirapan ko nga makaporma ng ganito. So after ko matapos nito, isa lilipat naman ako doon sa sampalo ko, yung didipulit ko lang. Tapos dito sa walang sikap ng araw, hindi siya matamaan, lumaki yung dahon. So i-dipulit ko siya ulit. Then after that, ilagay ko na doon sa yung exposure sa sunlight. So yung ganito lang kalaki na ang mostly gagawin ko na bonsai kasi minsan yung ko sampalok, may rasan ako sa pagbuhat. Kailangan ko pa ng tulong. So hindi siya masyadong maganda pero nagustuhan ko yung design kasi parang matanda ba? Maliit na maliit pa puno niya pero matanda na siya. Pero sa tingin ko lang pag mapuno na siya itong dahon, yung kumapalabay ito lalapit ito hanggang diyan. Tapos ito magtubo na po siya din dito, mag-extend ng kaunti dito. So maging maganda na siguro ito. So, punta naman tayo doon sa sampalo ko sa kabila. So ito naman yung sampalo ko na walang sikap na araw dito. Yung dinidipulit ko, akala ko mamatay ito. Kaya sa awa ng Diyos ista, nabuhay raman po. So Diyos up na makita diya. So ang lagi kong daladala ito yung portable turning table. Lugos ka ikot. Ligihapon. So itong nangyari nito isa, sobrang laki yung mga dahon. So ang gagawin ko dito isa, ibalik ko dipulit tapos lagay doon, lagyan ng abono. Then, tignan ko lang kung tumiit itong dahon. Kasi napapangitan ako sa malaking dahon. Lapit na ako matapos. Kaya lang, grabe dito, dagang kilamok. So, after ko matapos ito, dalhin ko doon yung maigo siya o adlaw. Dahil kunin ko yung isa doon para yun na naman ang i-re-repat ko. Ang dami itong mga sampalok na hindi pa na-re-repat. So, pag ma-repat mo pala, lumaki yung dahon. Mabuti pa yung nakakompress na yung root kasi maging maliit yung dahon. So tapos na ko. Tapos ilipat ko doon sa likod. Kuha ko ng wheelbarrow. So ito ang buhay ko. Kahit bagong taon, trabaho pa rin sa bonsai.
So tatlo itong mga ano, pabali apat itong nandito na ano, kaning sambag o sampalok. So ito ang uunahin ko. Matagal ito hindi nakalumot na. Ito ang bugat man. Sangit. So maswerte siguro, may mga lamigas. Ding itong isa, yung dalhin ko doon, ano ko naman ito ripat. So dito ako dadaan. So dito sa bandang likuran, dito na nalagay yung mga iba kong mga bonsai materials. Like this one, that is the red picos. Then, yun ang balingbing ko. Then another red picos over there. Wala na malagyan doon sa harap. Kaya dito na lang. So ito yung, yan, may mga mold na yung punuan niya. Gulang na kaayo. Gamay lang, di lang dako, pero gulang na siya kaayo. So yun na ang dalhin ko doon. Tapos after magkaroon ako ng time, i-repot ko ito, then dipulit na lang. So ito, maganda itong dahon niya, kay gulang na ba? Di pare itong usalinghod kaayo. Then share po na ako ng akong mahanap-hanap na akong cellphone. Ito bantulinaw or kamagong nagnabuhi na sa kaluoy sa Ginoo. So ngayon punta na ako doon para ihatid ko itong ano sampalo. So, ito na naman ang ano ko ilagay ko dito. Kasi mag-alas 4 na ng hapon, wala na akong mamubo. Nagdinig pa ko mga bonsai ko. Ito naman ang ano ko tawag yun, i-ripat. So ngayon punta mo na. May titiriman pa ko doon sa kabila. Yung para mag-spread up yung mga dahon, mga raming sana. So dito na ako. Ito yung ano, may strapol na, strapol, kapayas, nuruk sa ilalong. Milindris na malaki. So, kita dyan. Ang gawin ko dito is, ititrim ko para mag-multiply ng mga sanga. Mudaghan ang sanga. So, sa ngayon, isa, hindi mo na dahan-dahan na pag-trim. O, mab-an lang ako para magdaghan ang sanga. Ibilin ng mga sanga. Basta, sige na saan ako nag-trim for the meantime. Then, also, ito sa kabila. Hawa ko na lang yung cellphone. Mahirap nun. So, this is also my bagumbilya. Ang gawin ko dito, putulin ko na lang dito para magdalawa yung salingsing. Also this one here, bunol. And also the other one. So ganito kahirap yung magawa ng bonsai. So ititrim ko, then after that, maybe tomorrow, lagay ko na sila doon sa exposed sa sunlight. Then after the magsalingsing ni siya o mga sanga or lalabas ng ibang shot, so mag times 2 na or saan lumabas, then the time na ibibent ko na siya di sa bonsai materials na bagumbilya. So napakaganda yung hugis ng katawan niya, tawag yung punuan. And also with my milindres here. So, for this afternoon, ito lang ang masishare ko sa inyo. It's already 4 o'clock in the afternoon. Magdinig pa ako ng aking halaman kasi nasobra ng dry. Then, dito ako sa front area ng aking bonsai or maliit na bonsai garden. Ito na pong iro. Problema dito, may iro, may aso kami. So, nakadisturbo kasi ikuti, tuyok, mga hayo akong tanong. So, nalawala na ko. So, ngayon, ano yun? So ito lang ang masishare ko sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Happy New Year again to all of you, to my viewers and my subscriber. God bless you all. Have a nice afternoon ahead of you. Bye-bye.
Vicky!